guys, what's up? So welcome back sa aking YouTube channel. So nagbabalik na naman tayo para sa isang panibagong bike check video. So nandito ako ngayon sa FJ Bike Malolos branch. Ayan. So sa mga nagtatanong, Malolos branch, malapit lang siya guys sa Walter Mart Malolos. Along Arthur Highway lang yan guys. So madali niyong matutuntun to. Ayan. So magbabike check tayo, syempre ang ganda na to guys. Baka mabenta ko na naman yung aking mountain bike dahil dito, ayun no? So, Betta Halfmoon na gravel bike. So, tama sa tayo dito guys. Budget na budget sa mga naghahanap ng budget gravel bike dyan. So, ito tamang-tama sa inyo to. Wala nang intro-intro guys. Bike checkin na natin to. So, ayan guys. Bike checkin na natin to. Betta Halfmoon. Hindi yan yung betang isda. Ayan ha. So, yan yung lumalangoy na bike. Ilang gano'n ha. Betta Halfmoon. Simsimula natin syempre ang kanyang bike check guys sa kanyang frame. So kung makikita mo yung frame niya, ang ganda oh. Ayan. So parang pinaghalong mountain bike sa road bike. Oh, di ba? Matte gray ang ating pintura guys. Tapos itong nakikita niya na Betta na to, para siyang sticker talaga guys. Mukha na siyang sticker. Akala ko nga noong una, sticker lang to, pero pintura pala siya guys. Ayan, medyo naka-impose siya ng konti. Konti lang naman, pag kinapa mo siya talagang sticker na sticker. Tapos yung down tube niya guys, ang gara nung ano, ang ganda nung shape niya. Six-sided shape. Galing oh. O, di ba? Siyempre, internal cabling yan. Dalawa rito, mag-jowa yan. At smooth welding, kung makikita nyo guys oh. Ang ganda nito. Itong mga black na to guys, makakapa mo rin to. Naka-embossed din yan. Ayan. At ito, ang haba ng top tube niya guys oh. 16 cm yan guys. Or 160 mm. At magkagalit si top tube sa kasi down tube. O, di ba? Ang lapad nito guys oh. Tapos, panipis na rito. Ayan. At dito sa taas naman, makalapad. Ayan, buksan tayo ilaw. You know, malapad. Tapos, manipis. So, ganun din ang Halfmoon dito. Akala ko talaga sticker siya na ano na magkapatong black saka silver. Ayan, mapepeke ka dito. At supreme perfection. Ang ganda, parang may bundok dito. Akala ko mountain peak. Okay. At ito guys, ang seat tube niya, sinukat ko to, siwenta. 50 cm or 17 inches. Tapos yung top tube niya guys, 56. Ayan, 56. O, di ba? At yung kanyang seat stay guys, pabilog. Ito oh. Tapos yung ano, yung bridge niya, ang cute, ang liit. Ang liit ng bridge niya oh. Ayan, magkalayo sila oh, magkalayo. May, ito talaga may kaaway ito eh. Ayan, ayaw niyang tumabi kay seat stay saka kay down tube. Nagsosolo to eh, no? Ayan oh, smooth welding pa rin dito guys. Ang sarap imasin. At alloy 6061 na road bike. Ayan, ito yung logo ng Betta. Ah, ito guys, hindi sticker to ha. Naka-positive emotion na pintura. Ayan. At syempre, meron dito lalagyan ng malamig na beer. At dito sa kabila ay ang ating pulutan, syempre. Oh. Ayan, oh, di ba? At dito sa ating chainstay, may nakalagay na Conquer. Ayan. So, ang pangalan pala nito ay Betta Halfmoon Conquer. At dito dumaan ang kable ng RD. Ayan. At syempre, ang ating dropout ay napapalitan. So, kung dumaan dito yung RD, dumaan dito yung preno sa likod. Tingnan natin kung sa lumabas. So, ayun, dito, tatlo. Ayan, magkakasama sila, trio. Tatlong kable lumabas dito sa down tube or sa may bottom bracket. At dalawa rito, mag-jowa yan. At ito, ayan, love triangle yan. Isa rin dito. So, napakalinis tingnan na ating frame. At dito tayo sa fork, guys. Itong fork, minagnet ko na to, guys. Bakal to. Ayan, bakal yung ating fork na may nakalagay na Betta. Ayan, by the way, highway guys, tumitimba nga pala to ng 11.8 kilograms. So, tamang-tama sa bigat ng isang gravel bike. At syempre, dito kanyang hubs. Ang hubs niya ay quick release. Gawa yan ni Sheng Fu na made of alloy. Yung bearing niya guys, hindi ko masabi, hindi ko masure ha, kung seal bearing or crown bearing pa to, pero palagay ko crown. Yan, paki-correct na lang ako guys, pa-comment na lang sa baba kung meron na sila, kung meron kayo ng kung meron na kayo nitong Betta Halfmoon na nabaklas nyo na to. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating alloy na Shenkpo quick release. Tapos baka lang ating
spokes. Ayan, munti ko na naman masabing baka lang stainless natin. Ayan, baka lang ating spokes. Tapos, double wall alloy na rim na wide. Siguro mga ano to, 25 or 30 millimeter ang ating double wall alloy na rim na may sticker na ano to, Betta. Ganyan yung logo dito sa premium. Oh, di ba? Oh. So Betta to. Ayan, sa kabila, Betta rin. Tapos ang gulong natin, guys, ang sukat niyan ay 700 by 35 C or sa inches siguro 28 by 158. Ayan. Ay, hindi. 28 by 158. So 28 ang size ng gulong natin. 700 by 35 C. Ganda nito, guys. Oh, promise. At sa kabila, syempre, ganun pa rin. Wala. Asan na yung Shengfun? Tuwad tayo, tuwad. Ayun ang Shengfun. Shengfun na alloy hubs, guys. 32 holes din yan na quick release. So, para yan, quick release ang harap at likod. Tapos, baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim, syempre, na may sticker ng Betta Halfmoon. At ang gulong natin, wala akong makitang tatak, guys. Wala, pero ang ganda niya. Ayan, 700 by 35 C. Ang kapal, oh, di ba? So, road na road to. Ayan, oh. Pwedeng-pwede to sa kalsada. At ang ating cogs. Ayan, sugek yata to, guys. Ayun, sugek nga ang ating cogs. 9 speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, oh. Ang liit ng cogs niya, guys. Pangarera to. 11 to 25. Okay, tanya naman. 11 to 25. Lalaban to sa kalsada, guys. Hindi magpapaiwan to. O, di ba? At ang RD niya ay Sensa Ignite. Ayan, sa sobrang bilis, mag-i-ignite yan. Sensa Ignite. Oversize ang pulley niya, guys, plastic. Ito. Tapos sa tension pulley niya, oversize din. Yung guide sa tension pulley niya ay oversize. So, at ang kanyang kadena ay pako. Hindi ka mapapako dito. Ayan, no? Pako, narrow, wide. CN 9S ang kanyang kadena. At ang crankset niya, guys, ang laki. O, plato na to. O, binilang ko to, guys, 42, 52. Hindi ako makapaniwala. Yan ay made of bakal. O, kala nyo, made of alloy, no? Made of bakal yan. Ang crankset niya, guys, ay 170 millimeter made of alloy yan. Ayan, square tapered tayo, guys. Square tapered. At ang bibi niya, buti pa yung bike may bibi. Ayan, sealed bearing yan, guys. Sealed bearing, oh, di ba? At ang ating seat clamp ay quick release na yan. Ayan, quick release, alloy yan, made of alloy. Tapos ang ating seat post ay made of alloy din. 27.2, 350 mm ang haba na may setback. So kadalasan ganyan yung mga seat post ng mga built bikes. Tapos ang pedal niya, guys, halong plastic saka bakal. Ito plastic to yung gitna, tapos bakal yung gilid na may reflectorized. At ang ating upuan, guys, okay, tamo naman. Akala ko spaceship. May butas. Uy, dito dadalo yung ihi mo. Saka may hiwa, diyan din naman sisingaw yung utot mo. Yun, so hindi mo na itataas yung puwet mo. At ang kapal ng foam, guys. Ayan, hindi mo mararamdaman ng lubak dito. Ang kapal, oh. Oh, tapos flat siya. Ayan, flat. Hindi siya yung pababa. So, flat. Ang sarap siguro pa nito, guys. At maiksilan to. Maiksilan to pinakaulo niya. Ayan. At dito tayo ngayon sa drop bar. Ayan. Ang drop bar niya ay 425 millimeter. Sinukat ko yan mula sa center dito, sa center doon. 425. Siyempre, made of alloy yan na may tatak na Betta. Ayan, parang semi-aero yata to, guys, kasi medyo flat siya ng konti. Ayan, at kita nyo, ang linis ng kanyang drop bar, guys. Wala akong makita ang kable rito. Nandito pala, nakatago sa kanyang bar tape. So, internal cabling ang ating drop bar. At ang ating stem ay syempre gawa pa rin yan ng Betta made of alloy. 80 millimeter yan, guys. At mayroon siyang tatlong spacer na 10 millimeter. At dust cap na may tatak na Genie
na 10 mm din to, made of alloy. Alloy. Alloy lahat yan. At ang ating top cap, syempre made of alloy na gawa ng genie. Ayan, oh, baka imasimasin natin to, baka may lumabas na genie. Ayan, oh, oh, diba? At syempre, dito tayo ngayon sa ating double top na lever. So, double top yan. Ayan, pakita natin. 1, 2. Ayan. So, hindi siya STI, guys, ha? Double top yan. Yan ay gawa ng Ignite. Ayan, Sensa Ignite. So, ganun din sa kabila. Ang ganda nito, guys. Ang linis tingnan, no? At syempre, dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Ang caliper niya ay Tsuji-Yi. Ano ba, tama ba pronunciation natin, guys? Tsuji-Yi. Na mechanical disc brake. IS mount. Ayan, no? At 160 mm na rotor. Yung pangkaraniwang rotor na nakikita natin sa ating mga build bikes. So, IS mount siya, no? At dun tayo sa kabila. At dito tayo sa kabila, guys, ng kanyang caliper. Siyempre, naka-post mount yan. Na may tatak na Tsuji-Yi na mechanical disc brake. At siyempre, 160 mm na rotor. Ayan. Ah, may nakita ako ditong butas, guys, oh. Siguro lalagyan lang to ng ano, side stand. Ayan. Wala pa ako, pero wala pa ako nakikita. Iniisip ko lang yon, guys. Paki-correct na lang ako. At syempre, ito yung kabila ng kanyang crank set. Ayan, 170 mm na crank arm. Made of alloy na square taper. Ayan, no? So, ay, nakakalimutan natin, guys, yung kanyang FD. Ayan. So, ang kanyang FD, tingnan natin. So, ayan ang FD natin, guys, ay Sensa Ignite na sa baba pinadaan yung kable. Dito. Ayan, ano nakikita nyo, guys? Na clamp type ang ating FD. Na tubay yan, guys, tubay. Oh, diba, oh? Palagay ko, wala na ako nakalimutan dito, guys. Sulyapan uli natin to. Ayan, panalo to sa mga naghahanap ng budget gravel bike. Betta Halfmoon. Ayan, kalahating buwan. So hanggang dito na lang, guys, ang ating bike check video ng Betta Halfmoon. Siyempre, dito yan sa FJ Bike Malolos, Bulacan. Na nagkakalaga nga pala to, guys, ng 12,500 pesos lang. Yan, no? Siyempre, dito yan sa FJ Bike. By the way, highway, guys, tumatanggap sila dito ng home credit. Yan, sa mga gustong umuha ng hulugan na mountain bike. So, napakarami pa nilang bike dito, guys. Ayan. So, magpa-bike check pa tayo sa mga susunod na ating mga video dyan. So, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button, guys. Road to 5,000 na tayo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!